isang mapagpalang Semana Santa po sa ating lahat. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau at gayon din sa ngalan po ng TV Maria at ng ating pang isang partner para po sa Semana Santa ngayon, ang Holy Land dito sa Subic ni Miss Mary B. Garcia, kayo po ay aming inaanyayahan na tayong lahat ay magnilay sa passion, death at resurrection ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Via Crucis para sa taong ito. Tayo po'y magsisimula dito po sa Lion's Gate ng Holy Land Subic. Kasi alam niyo po, sa Holy Land mismo, sa Israel, ang Lion's Gate din ang papasok sa Via Dolorosa, kung saan po ginagawa ang debosyonal na pananalangin ng Via Crucis. At ngayon po, sa taong ito, sapagkat tayo po ay naghahanda para sa Jubilee Year ng Pananampalatayang Kristiyano sa 2021, pagninilayan po natin ang tema ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at yan po ang tema ng Community at Communion. Ito po ay ating pagninilayan mula sa kwento ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y maghanda sa pamagitan ng isang panalangin. Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na krus, sinira mo po ang curse of sin na nagbigay sa amin ng pagkakanya-kanya at dibisyon. Ang kasalanan ng aming unang magulang ang nagdulot sa amin ng pagkakalayo mula sa Diyos, ang pagkakalayo ng langit at lupa. Dahil din sa kasalanan, Panginoon, nagkalayo ang kapwa-tao at nagkaroon din po ng dibisyon ang tao at ang kalikasan. Mula sa iyong krus, Panginoon, hinawi mo ang tabing ng dibisyon. You tore down the curtain of division. At sa iyong huling hapunan, ipinanalangin mo, Banal na Ama, keep them in your name, that they may be one just as we are one. Lord Jesus Christ, sa aming pong pagninilay sa daan ng iyong krus at muling pagkabuhay, itinataas namin ang aming iba't ibang pangangailangan sapagkat alam po namin na lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala at lahat ng kaligtasan nagmumula sa dugo na iyong ibinis sa krus. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, mula sa iyong krus at banal na dugo na dumaloy para sa amin, paghilumin mo ang aming mga sugat ng pagkakanya-kanya. Sa pamagitan ng iyong banal na puso, pag-isahin mo kami bilang komunidad, bilang samahan ng magkakapatid sa pananampalataya at pag-asa sa iyo. Amen. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery. Ang unang estasyon, si Jesus ay nagdiwang ng huling hapunan kasama ang kanyang 12 alagad sa upper room o senakulo. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagnilayan po natin ang kwento ni Mateo, chapter 26, verse 17 to 35.
A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples, said, "Take and eat, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, from now on, I shall not drink this fruit of the vine until the day when I drink it with you in the kingdom of my Father." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Ang huling hapunan ng Panginoon ay isang salo-salo, isang komunyon. Una po sa lahat, ang huling hapunan ng Panginoon ay isang Passover. Ang Passover, ito po yung salo-salo ng mga Hudyo bago nila linisan ang Egypt ang pagkatapos ng 400 years ng slavery. At dito sa salo-salong ito, pinagdiwang nila ang kanilang komunyon sa Diyos at ang kanilang komunyon sa isa't isa sa kanilang paglisan, sa pagkaalipin. Ang huling hapunan ay komunyon ni Jesus kasama ang kanyang 12 alagad. Bawat isa ay kaiba. Hindi lang po iba ang muka, hindi lang po iba ang hugis, may kanya-kanya ding kahinaan. Si Pedro, madaling magsabi ng kanyang promesa. Ngunit, madali ding mag-deny. Si Tomas, isang dakilang tagasunod. Ngunit, madaling panghinaan ng loob. Si Judas, bagamat siya'y pinili ng Panginoon, nakuha niyang ibenta ang kanyang Panginoon. Ngunit sa huling hapunang ito, silang lahat pinagsama-sama ni Jesus sa hapag ng pagkakaisa. Isang tinapay, isang inumin, utos ng pagmamahal, paghuhugas ng mga paa. Ang Eukaristiya ay patuloy na pagdiriwang ng huling hapunan ng pagkakaisa ng Panginoong Jesus. Dito ang bukal ng komunyon ng simbahan, isang hapag, isang paghahain at pag-aalay, isang tinapay, isang inumin, isang Panginoon na siyang hari at pari at siya rin ang dakilang alay. Ang atin ho kayang mga Eukaristiya sa ating mga parokya ay tunay na kwento at karanasan ng kaisahan ng diwa sa gitna ng kaibahan. Ito ba'y hapag ng komunyon? Tayo po ay manalangin. Lord Jesus in the Eucharist, maraming salamat po sa biyaya ng banal na Eukaristiya kung saan kami patuloy mong tinitipon at patuloy mo kaming pinag-iisa hanggang sa dulo ng buhay at panahon. Salamat po sa pagtitipon mo sa amin bilang believing community, bilang communion ng magkakapatid sa palibot ng iyong hapag ng pagmamahal at pag-aalay. Patawarin mo po kami kung sa gitna ng aming pagtanggap ng komunyon, wala ang tunay na kapayapaan at kulang ang tunay na pagmamahal. Sa pamagitan ng Eukaristiya, patuloy mo pong busugin ang aming pagmamahalan at pagkakaisa bilang simbahan. Amen.
Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Ngayon po'y pupuntahan natin si Father Pau para sa kanyang panalangin at pagninilay sa ikalawang estasyon. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and mess. The second station, Jesus agonizes in the garden. Communion begins in God. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Our reading is taken from the Gospel according to Matthew, chapter 26, verses 36 to 46. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." He took along Peter and two sons of Zebedee and began to feel sorrow and distress. Then he said to them, "My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch with me." He advanced a little and fell prostrate in prayer, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." When he returned to his disciples, he found them asleep. He said to Peter, "So you could not keep watch with me for 1 hour? Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak." Withdrawing a second time, he prayed again, "My Father, if it is not possible that this cup pass without my drinking it, your will be done." Then he returned once more and found them asleep, for they could not keep their eyes open. He left them and withdrew again and prayed a third time, saying the same thing again. Then he returned to his disciples and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest? Behold, the hour is at hand when the Son of Man is to be handed over to sinners. Get up, let us go. Look, my betrayer is at hand." Sa ikalawang istasyon, naramdaman ni Jesus ang matinding takot sa nalalapit na kamatayan. Ngunit sa kabila ng pangamba, bukal pa rin sa kanyang puso ang ialay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Matanong natin, ano kayang sikreto ng ating Panginoong Jesus sa natatanging lakas at katapangan, sa kanyang karunungan, sa pagharap sa krisis, mga pagsubok, at pagtuligsa sa kanyang misyon? Panalangin. Panalangin ang sikreto ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang pinagkukunan ng lakas at inspirasyon sa kanyang misyon. Panalangin ang nagbubuklod at nagbibigay kaayusan sa anumang pamilya at komunidad. Kay Jesus nakita natin ang imahe ng Diyos na nananalangin. Mayroon tayong Diyos na hindi lamang nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. Mayroon tayong Diyos na sinasamahan tayo sa ating mga panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pagkakatawang tao, naranasan mo ang paghihirap ng pagiging isang tao. Sa pagharap sa mga pagsubok at krisis sa buhay, sa kabila ng napakaraming abalahin, hindi mo nakaligtaang manalangin o makipag-usap sa iyong Ama sa langit. Ang iyong buhay panalangin ang iyong sikreto, ang sentro ng iyong pagkatao, ang iyong pinagkukunan ng lakas at inspirasyon sa paggawa ng mabibigat na desisyon, sa iyong pagtalima sa kagustuhan ng Ama. O Jesus, pag-alabin ang aming buhay panalangin. Amen. Jesus,
Sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and mess. Ang ikatlong estasyon, ang Panginoong Hesus ay humarap sa punong pari at nilitis ng konseho ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagnilayan po natin ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 14, verse 53 to verse 65. A reading from the Holy Gospel according to Mark. They led Jesus away to the high priest, and all the chief priests and the elders and the scribes came together. Peter followed him at a distance into the high priest's courtyard and was seated with the guards, warming himself at the fire. The chief priests and the entire Sanhedrin kept trying to obtain testimony against Jesus in order to put him to death, but they found none. Many gave false witness against him, but their testimony did not agree. Some took the stand and testified falsely against him, alleging, "We heard him say, 'I will destroy this temple made with hands, and within 3 days I will build another not made with hands.' Even so, their testimony did not agree." The high priest rose before the assembly and questioned Jesus, saying, "Have you no answer? What are these men testifying against you?" But he was silent and answered nothing. Again, the high priest asked him and said to him, "Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?" Then Jesus answered, "I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven." At that, the high priest tore his garments and said, "What further need have we of witnesses? You have heard the blasphemy. What do you think?" They all condemned him as deserving to die. Some began to spit on him. They blindfolded him and struck him and said to him, "Prophesy!" And the guards greeted him with blows. Pag pinag-uusapan po ang komunyon, pagkakaisa ng diwa at puso ng isang komunidad, alam nyo, napakahalaga po yung humility o kababaang loob. Maraming tao kasi, sa gitna ng marami, gustong magpasikat. Sabi nga po natin, power play, power display, power, basta power. It could have been very easy for Jesus na ipakita rin na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos, liwanag mula sa liwanag, tulad ng Ama, sabi nga po natin sa ating credo. Pati ang mga anghel ay pwede niyang tawagin upang siya'y paglingkuran. Ngunit pinili ni Jesus ang daan ng pananahimik, ang daan ng pagpapakababang loob. Kanya pong kinain hindi lang ang kanyang pride, kung hindi ang pride ng lahat na pumalibot sa kanya. Ang community binubuo sa kababaang loob. Siguro, tanong din po natin sa ating mga parokya, sa ating mga leader sa parokya, ano kaya yung greatest struggle nila when it comes to pride, yung pagiging mataas, lalo-lalo na sa pagsasalita. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, ikaw ay nagdusa dahil sa pagmamataas, prejudice, arrogance,
obstinacy o pagmamatigas ng mga tao. Ikaw ang dahilan kung bakit po para sa kanila napakahirap nilang tanggapin ang kanilang pagkatao. Chinalenge mo sila ng husto sa iyong kababaang loob, sa iyong self-control, sa iyong gentleness. Sa amin pong mga community, tulungan mo kaming ipakita na hindi ang kapangyarihan ng karahasan o violence, kung hindi ang tubig ng pagmamahal at ang tubig ng habag ang siyang bumubuo ng aming samahan. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng amin pong woundedness, dulot ng pagmamataas namin o pagmamataas ng iba. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery. The fourth station. Jesus is scourged and crowned with thorns. Communion and self-sacrifice. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Our reading is taken from the Gospel according to Mark, chapter 15, verses 16 to 20. A reading from the Holy Gospel according to Mark. The soldiers led him away inside the palace, that is, the praetorium, and assembled the whole cohort. They clothed him in purple, and weaving a crown of thorns, placed it on him. They began to salute him with, "Hail, King of the Jews!" and kept striking his head with a reed and spitting upon him. They knelt before him in homage, and when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak, dressed him in his own clothes, and led him out to crucify him. Kakaibang hari ang ating Panginoong Jesus. Ang kanyang korona ay hindi yari sa mga diamante o mamahaling bato, kundi koronang tinik. Ang kanyang luklukan ay ang krus. Ang kanyang mga sandata ay pag-ibig, pagpapatawad, at pagpaparaya. Ang kanyang mga kawal ay mga aba, mga mahihina, mga walang-wala, mga bata. Si Jesus ay tunay na hari, isang hari na naglilingkod, hindi pinaglilingkuran. Isang haring makatarungan, ngunit puno ng awa, habag at malasakit. Ang ating Panginoong Jesus ay patuloy na nagahari sa mga pusong naglalaan ng sarili para sa minamahal. Siya ay patuloy na nagahari sa mga pusong inaalala ang kapakanan ng iba, lalong-lalo na ang mga aba ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, naging malupit kami sa aming kapwa. Nagpoprotesta kami sa karahasan sa kapeligiran. Tumututol kami sa parusang kamatayan, sa kultura ng kamatayan na laganap sa daigdig. Ngunit batid namin sa aming puso na may kalupitan, may matinding galit at panghuhusga sa kapwa. Turuan mo kaming maging mababa ang loob, maging mapagparaya para sa aming misyon. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. We carry the saving cross through the roads of the world. Ang ikalimang estasyon.
tinanggap at pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagnilayan po natin ang kwento ng Ebanghelyo ni San Juan, chapter 19, verse 16 to verse 17. A reading from the Holy Gospel according to John. Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, with Jesus in the middle. Ang kwento po ni Jesus sa daan ng krus ay kwento ng tiyaga at pasyensya. Kwento ng paglalakbay, step by step, isang paglalakbay patungo sa luwalhati. Maganda sigurong pag-usapan natin sa ating mga parokya at mga community, sino-sino yung mga taong sumusubok ng ating pasyensya, ng ating tiyaga, yung tinatawag po natin ng mga slow learners, yung mga pwede na sanang iwan, at papaano natin ginagawa ang pasyensya para po sa kanila. Manalangin tayo. Mapagmahal na Panginoon, pwede mo sanang kami iligtas sa pamagitan lamang ng isang salita, a word, isang flick of the finger. Subalit, minabuti mo na ang pagliligtas ay sa pamagitan ng daan ng iyong krus. Walang shortcut. Turuan mo po kaming maging mapagpasyensya sa aming sarili, mapagpasyensya sa iba, mapagpasyensya higit sa lahat doon sa mga tinatawag po namin na challenging persons sa amin pong mga parokya at mga communities. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. The sixth station. Jesus falls under the weight of the cross. Communion is a journey. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Our reading is taken from the letter of St. Paul to the Philippians, chapter 2, verses 6 to 11. A reading from the letter of Paul to the Philippians, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang daan mula Pretoryo hanggang Kalbaryo ay hindi malayo.
iilang daang metro lamang. Ngunit natagalan ng ating Panginoong Hesus dahil lubak-lubak ang daan. Samahan pa ng panunuya at panlilibak ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Kaya naman nalugmok ang ating Panginoong Hesus sa bigat ng krus at pag-aalipustang dinanas. Subalit hindi tumutol si Hesus. Hindi siya nanatili sa kanyang pagkadapa. Buo ang kanyang kalooban, tapusin ang gawaing iniatang sa kanya ng Ama. Katulad ng Panginoon, napakarami sa atin ang nadarapa sa mahirap na daan ng krus ng buhay, sa mga pagsubok at kabiguan ng buhay. Pag-uusig at pagsubok na mismong manggagaling sa pamilya, sa komunidad, sa parokya. Sa layunin nating maging perpekto o maging banal, nagiging mapanghusga tayo. Nakakaligtaan natin na tayo ay tao, mahina, marupok, makasalanan, may hangganan ang buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, lubos ang iyong pagkatao at pagka-Diyos. Nagutom ka, nakaramdam ka ng sakit, nalungkot ka sa pagtataksil ng iyong mga kaibigan, nakatulog ka sa bangka ni Pedro sa pagod, nauhaw ka at humingi ng tubig sa isang babaeng Samaritana. Salamat sa iyong paalaala na walang masama sa pagiging mahina. Kaya naman sa aming kahinaan, kailangan ka namin, O Diyos. Kailangan namin ang kapwa, ang pamilya, ang simbahan, ang komunidad. Hesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Ang ikapitong istasyon, tumulong si Simon ng Sirene sa pagpasan ni Kristo ng kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pakinggan po natin ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 15, verse 21. A reading from the Holy Gospel according to Mark. They pressed into service a passerby, Simon, a Cyrenian, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. Ang isang community, binubuo po yan ng pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal ay pinapakita sa mga maliliit na mga bagay. Yung tinatawag po natin na small acts of kindness. Kung titignan natin ang ginawa ni Simon of Cyrene ay ganyan po. Hindi natin alam kung gaano niya tinagalan ang pagpasan ng krus. Mula saan? Hanggang saan ng daan ng krus, pinasan niya ang krus ni Kristo. Pero para kay Kristo, ito po'y sapat na. Sabi nga po ni Saint Teresa, small acts done out of love is what matters. Sa atin pong mga community at mga parokya, ano din po yung mga small acts of kindness and love na ginagawa ng bawat person, bawat member ng parokya na dapat nating pahalagahan. Maliliit ngunit mahalaga. At sa ating parokya at masamahan, maganda rin pong pagnilayan anong mga bagay-bagay na malalaki ang naganap at nangyari at natupad dahil po sa kontribusyon ng maliliit na mga tao.
manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming beses sa aming mga parokya at community, we plan big. We think big. Palaging malaki, palaging grande ang gusto namin. Gumagawa kami ng mga visions at kasama ng visions na ito, ambitions. Help us to appreciate the value of small things, step by step. Lalo-lalo na po, Panginoon, tulungan mo kaming pahalagahan ang maliliit na mga tao, the small people who are truly the seeds of love and communion. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. The eighth station. Jesus meets the women of Jerusalem. Communion and empathy. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. The reading is taken from the Gospel according to Luke chapter 23, verses 27 to 31. A reading from the Holy Gospel according to Luke. A large crowd of people followed Jesus, including many women who mourned and lamented him. Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep instead for yourselves and for your children. For indeed, the days are coming when people will say, 'Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.' At that time, people will say to the mountains, 'Fall upon us,' and the hills, 'Cover us.' For if these things are done when the wood is green, what will happen when it is dry?" Sa paghihirap at pagdurusa ng ating Panginoong Hesus, maraming lumuha at nimighati. Kabilang na ang mga kababaihan ng Jerusalem na naawa at nalumbay. Kinahabagan si Hesus ng mga kababaihan, ngunit nahabag rin si Hesus sa kanila. Isinantabi ni Hesus ang nararamdamang paghihirap at itinuon ang pansin sa hapis ng mga kababaihan. Mga kababayan niyang naghihirap sa ilalim ng mga mananakop na Romano at mga mapanghusgang pinuno na mga Hudyo. Sa pagkahabag ni Jesus sa mga kababaihan, umikting ang kanyang pagmamahal sa kapwa. Tumibay ang loob na tupdin ang kagustuhan ng Ama. Panalangin. Panginoong Jesus, madaling tumulong sa kapwa kapag nakaluluwag kami. Kadalasan, nagbabahagi kami mula sa kung anong labis o sobra sa amin. Ngunit kung kami na mismo ang nangangailangan ng awa mo at awa ng ibang tao, nahihirapan kami magbukas loob at tumulong sa kapwa. Nawa ay masundan namin ang iyong halimbawa, na sa kabila ng hirap at pagsubok ng buhay, kami pa rin ay maging mapagbigay. Nawa ang bigati na nararanasan namin ay maging daan upang mas maunawaan at matulungan ang kapwa. Paalabi ng aming puso sa aming misyon na maging wounded healers sa aming pamilya at komunidad. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. We carry the saving cross through the roads of the world. Ang ikasyam na estasyon, ang Panginoong Hesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo,
sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pakinggan po natin ang kwento ni San Marcos, chapter 15, verse 24 to verse 27. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Then they crucified him and divided his garments by casting lots for them to see what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." With him they crucified 2 revolutionaries, one on his right and one on his left. Dito po napaaganda sigurong pagnilayan natin ang tungkol sa komunyon at pananalita o lengguahe. Napakatalas at siguro'y napakahaba ng mga ginamit na mga nails para ipako si Jesus sa kanyang krus. Mai-imagine po natin ang sakit nito habang ang mga pakong ito ay pilit na ibinabaon sa kanyang paa at sa kanyang mga kamay. Ngunit alam niyo po, ang mas matalas at mas hurting na experience ni Kristo sa pagpapako ay yung mga salitang ginamit ng mga tao. Yung mga mura, yung mga kutya, ito po kadalasan para sa isang community ang mas matindi ang dating. Hindi nakakapagod ang trabaho, nakakapagod at na nakaka-discourage kung minsan po ay ang mga salitang masyadong matatalas at insensitive. Siguro magandang pag-usapan natin sa inyong mga parokya at community, ano-ano yung mga encouraging words para sa inyo na na-experience na ninyo. Mga encouraging words na habang buhay niyong iingatan. At ano rin po yung mga hurting words na nakakapako ng puso sa iyong community. Paano mo ito tinake? Panginoong Jesus, patawarin niyo po ang aming mga masasamang pag-iisip na kadalasan ay ibinubuga namin sa masasamang mga salita at chismis. Patawarin mo po ang aming mga mapaglarong mga isipan at imahinasyon na kadalasan po ginagamit namin upang magkwento at sirain ang iba. Patawad po sa aming pagpapako sa mga salita at sa pamagitan po niya sinisira namin ang mabuting pangalan ng iba. Hilumin mo po ang aming mga naipako at gawin mo kaming mga tagapagpadala ng mabuting balita at paghihilom kahit na sa aming pananalita. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Tenth station. Jesus addresses the repentant thief. Communion is inclusive. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Our reading is taken from the Gospel according to Luke, chapter 23, verses 32 to 43. The tenth station. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Now,
Two others, both criminals, were led away with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, "Father, forgive them. They know not what they do." They divided his garments by casting lots. Pagninilay. Puspos ng katapatan sa pagsisisi ang nagtitikang magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus. Kaya naman tiniyak ni Jesus sa kanya na makakasama siya sa paraiso. Hangad ng Diyos na iligtas ang lahat, mayaman o mahirap, bata o matanda, banal o makasalanan. Hindi niya tayo hinahamak o pinarurusahan sa kabila ng ating mga kasalanan. Hindi niya tayo itinatakwil dahil sa ating mga kamalian. Naparito siya para sa ating mga makasalanan. Ang simbahan, ang kaharian niya, ay hindi gantimpala sa mga banal, kundi isang pagamutan sa mga mahihina at makasalanan. Isang bagay lamang ang nararapat nating isagawa, ang maging mapagkumbaba sa pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Panalangin. Panginoong Jesus, kahit na ikaw ay sugatan, patuloy mong binubuksan ang kalooban sa lahat. Ikaw ang banal na pintuan, ang daan tungo sa pag-ibig ng Ama. Hindi mo kami hinuhusgahan sa aming nakaraan. Tinitignan mo higit ang paghahangad at pagpupunyagi naming sumunod sa iyo. Sa aming pagsunod sa iyo, nawa ang aming mga komunidad at pamilya ay maging tanggulan ng awa, habag at malasakit ng Diyos sa mga nagdudurusa at nawawala. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. We carry the saving cross through the roads of the world. Ang 11th estasyon, si Maria at ang apostol na si Juan sa ilalim ng krus ng ating Panginoon. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pakinggan po natin ang kwento ni San Juan sa Ebanghelyo niya, chapter 19, verse 25 to verse 27. A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciples there, whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. Ang kwento po ng komunyon ay nagsisimula sa kwento ng Santissima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang komunyon ay kwento ng buhay ng Diyos. At ito po ay sinaksihan ni Jesus nang siya'y nagkatawang tao sa loob ng 30 years na muhay siya sa komunyon ng Sagrada Pamilya ng Nazaret. Si Jesus ay ipinakita rin ang halaga ng komunyon sa kanyang ministry, kung saan po bumuo siya ng 12 alagad na palaging kasakasama niya.
at sa kanyang pag-iikot, si Jesus ipinakita niyang komunyon sa pamagitan po ng kanyang pamilyang mga tinuluyan, ang pamilya ni Pedro sa Kapernaum at ang pamilya ni Marta, ni Maria at ni Lazaro sa Betania. Ang komunyon hindi nagsisimula sa malaki. Ito'y nagsisimula sa isang binhi, ang binhi ng tahanan. Communion in the community of the church begins at home. At ito po ang ipinapakita ni Maria at ni Juan sa ilalim ng krus. Kaya nga po, di ba, tawag natin parokya. Yung po ay galing sa dalawang salita sa wikang Griego. Para oikos. Ang oikos ibig sabihin tahanan. Ang parokya'y tahanan bago tayo dumating sa tunay na tahanan. Maganda ho, tignan natin sa ating mga parokya kung ganon. Ang tahanan ba ay bahagi ng programa ng parokya? Paano natin ini-encourage na yung mga aktibo sa parokya, mga lay minister, mga lektor, mga commentator, hindi lang po aktibo sa simbahan, aktibo sa pamilya. Communion starts in the family. May mga pagbabahagi ba tayo tungkol sa kwento ng pananampalataya at pagmamahal na nagsisimula sa pamilya? Panginoong Jesus, ang buhay ay napakabilis magbago. Nagbabago ang aming tahanan. Lahat ay umaalis sa tahanan upang magtrabaho, upang bumuo ng kaibigan. Yung mga nanay at mga tatay nawawala sa tahanan dahil kailangang magtrabaho. Yung mga bata lumilisan sa tahanan upang sila'y mag-aral at maghanap ng trabaho. Tanging ang mga musmos at ang mga tumatanda ang naiiwan sa tahanan. Sinira ng lipunan ang kwento ng tahanan. Ibalik mo kami, Panginoon, kung saan kami nagmula. Ang tunay na pagmamahal at komunyon mula sa aming mga tahanan. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. The 12th station, Jesus dies on the cross. Communion means commitment. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Our reading is taken from the Gospel according to John, chapter 19, verses 28 to 30. A reading from the Holy Gospel according to John. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. There was a vessel filled with common wine. So they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. When Jesus had taken the wine, he said, It is finished. And bowing his head, he handed over the Spirit. Pagninilay. Kamatayan ang hatol sa ating mga kasalanan. Ngunit ang parusang kamatayan na ito ay inako ng ating Panginoong Jesus. Siya na hindi karapat-dapat na tumanggap. Iisa lamang ang buhay, ngunit malayang inialay ng ating Panginoong Jesus ang buhay niya
upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkamatay ni Jesus sa krus, ipinakita niya ang mukha ng tunay na pag-ibig, ang pag-aalay ng buong buhay para sa misyon o para sa minamahal, sa kasaganaan o kahirapan, sa kalusugan o pagkakasakit, sa buhay hanggang kamatayan. Panalangin. Panginoon, ang tao ngayon ay mabilis magbago ng isip, ng kagustuhan, ng ugali, ng pananampalataya. Pagkaluban mo kami, Panginoon, ng katapatan at pagtitiyaga sa aming mabuting adikain at gawain, sa aming pangako sa kasal o sa buhay pagpapari o relihiyoso. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Ang 13th estasyon, ang paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pakinggan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Chapter 19, verse 38 to verse 42. A reading from the Holy Gospel according to John. After this, Joseph of Arimathea, secretly a disciple of Jesus for fear of the Jews, asked Pilate if he could remove the body of Jesus, and Pilate permitted it. So he came and took his body. Nicodemus, the one who had first come to him at night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, weighing about 100 pounds. They took the body of Jesus and bound it with burial cloths along with the spices, according to the Jewish burial custom. Now, in the place where he had been crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been buried. They laid Jesus there because of the Jewish preparation day, for the tomb was close by. Ang paglilibing, nangangahulugan po na ang kamatayan ng Panginoon ay hindi biro-biro. Ito'y totoo, hindi show. Hindi shooting, ito'y totoo. At sa pamagitan po ng paglilibing sa Panginoong Hesus, ipinakita niya na ibinigay niya ang lahat. Lahat-lahat, walang itinira. Yan po ang ibig sabihin ng tunay na komunyon o pagkakaisa. Walang itinitira sa sarili. Lahat ibinibigay. Lahat ibinabahagi hanggang sa huling sandali, hanggang sa huling yugto ng buhay, hanggang sa huling himay-may ng lakas. Total giving is at the very base of authentic communion. Sa ating pong mga parokya at mga samahan, may kilala ba kayo na para sa inyo ay talagang nagbuwis ng buhay, nagbigay ng lahat upang sa ganoon mabuo ang parokya kung saan nasaan siya ngayon? Many times, communion and community is because of not only heroes but martyrs na nagbigay ng lahat at walang itinira. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, sa iyong pakikiisa sa Ama at sa iyong pakikiisa sa bawat isa sa aming mga tao
ibinigay mo po ang lahat, wala kang itinira. Ngayon sa Eucharistia, patuloy mong ibinibigay ang iyong sarili, ang iyong katawan at dugo, ang iyong salita. Ibinibigay mo sa amin ngayon ang iyong simbahan, ang iyong mga ministro. Patuloy mong binibigyan ng lakas ang amin pong pagkakaisa. Tulungan mo kami na maging ganun din ang amin pong kagandahang loob. Walang itinitira sa sarili. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Fourteenth Station, Jesus Rises from the Dead. Communion as a way of victory. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. A reading from the Holy Gospel according to Mark. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. Very early, when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?" When they looked up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. On entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in white robe, and they were utterly amazed. He said to them, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified? He has been raised. He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter, 'He is going before you to Galilee. There you will see him as he told you.'" Then they went out and fled from the tomb, seized with trembling and bewilderment. They said nothing to anyone, for they were afraid. Pagninilay. Sa huli, nagtagumpay pa rin ang pag-ibig laban sa kasalanan at kamatayan. At ito ang napatunayan sa atin na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nagwagi ang pag-ibig laban sa pagkakamali. Nagwagi ang pagpapatawad laban sa paghihiganti. Nagwagi ang pag-asa laban sa pag-aalinlangan. Nagwagi ang kapayapaan laban sa pagkikimkim ng galit. Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus laban sa kasalanan at kamatayan ay tagumpay rin nating lahat, ng lahat ng pamilya o komunidad na nananampalataya sa Kanya. Panginoon, Ikaw ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Sa mundong puno ng kawalang katiyakan, pangamba, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa, kadiliman, digmaan, karahasan at galit, nawa isilang ang pag-asa, ang kagalakan, ang kapayapaan sa aming mga pamilya at komunidad. Pagtibayin mo, Panginoon, ang aming simbahan sa iyong mabuting balita ng pag-ibig, buhay at kaligtasan. Nawa hindi na kami malupik ng kasamaan, pagkus suklian namin ng kabutihan ang kasamaan. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty. Yeah.
marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's life and endless glory. Mga kasambuhay, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli nating nabuo ang pagninilay sa daan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. At siyempre, tayo po'y nagpapasalamat kay Miss Mary B. Garcia, ang author po ng Presence Prayer Book na amin po ding daladala mula sa St. Paul's. Siya po ang siyang may project netong Holy Land Subic. At tayo'y nagpapasalamat sapagkat alam niyo po, sa pamagitan ng ating pagninilay, napagyaman natin ang ibig sabihin ng krus at ang tema ng komunyon na siya pong pinagninilayan ng buong simbahan sa taong ito. Nagpapasalamat din po tayo na kasama natin ang batang pari, si Father Pau Asprera. Siguro maganda na siya ang magbahagi sa atin kung ano ang kanyang mahalagang take home mula po sa ating pagninilay sa daan ng krus sa taong ito. Salamat Father Domi at salamat ho sa Holy Land Subic, lalo na kay Miss Mary B. Garcia. So sa mga hindi pa nakakapunta ng Holy Land, marapat lamang na bisitahin nyo ang lugar na ito. You know, at napakaganda, makakatulong sa ating pagninilay ngayong Kwaresma at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo po Father Domi, na pagnilayan ko na ngayong Kwaresma, hindi lamang ho yung diwa nakatuon sa ating mga sakripisyo, sa ating mga panalangin, you know, ang ating mga mabuting gawa. Ang tunay na diwa ng Kwaresma ay mismo ang Diyos na naghahanap, nagtutunghay at nagmismong nagbabalik sa atin, you know, sa tahanan ng kanyang puso. So yun po yung Diyos na may malalim na paghahangad na tayo ay pagbuklurin, pag-isahin sa kanyang awa, habag at malasakit. Ngayon naman po, tayo po'y mananalangin para sa ating closing prayer. Una po sa lahat, ipanalangin natin ang ating Santo Papa, si Pope Francis, sa kanyang iba't ibang intentions. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. At sa Inang Maria, na naging kasama po natin sa daan ng krus, si Mariang naging isang matatag na babae sa ilalim ng krus, hingin din natin ang kanyang pamamagitan. And together, we say, Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. Amen. In the name of the Father, Amen. And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Through the roads of the world.
marching